Isang araw ay may isang lalaki na nagngangalang Jomar. Mabait ito at masipag, ngunit ang ayaw na ayaw niya ay ang hihingan siya ng bariya ng batang mga palaboy sa lansangan. Simple lamang ang trabaho ni Jomar at isa siyang waiter sa isang fast food restaurant. Jomar, ito na ang order ng isang customer, makikidala na. Sabi ni Philip na isa ding nagtatrabaho doon. Okay, dadalhin ko na. Teka lang, saan bang table ito? Tanong ni Jomar. Ay, oo nga pala, pasensya na nakalimutan kong sabihin sa'yo. Sa table 9 yan. Sagot ni Philip. Dinala ni Jomar ang pagkain sa customer at napansin niya ang mga batang lansangan na nasa salamin ng bintana at nakatingin sa mga kumakain. Agad lumabas si Jomar para paalisin ang mga ito dahil baka mabastusan ang mga kumakain. Huy, mga bata! Alis nga kayo dyan! Hindi nyo ba alam na baka mawala ng gana mga kumakain dito? Alis! Sabi ni Jomar sa batang lansangan. Kuya, gutom na po talaga kami. Pasensya na po. Pwede po bang makahingi ng pagkain? Kahit yung tira-tira lamang po nila? Tanong ng isang batang palaboy. Hindi, hindi pwede. Doon kayo sa mga nanay nyo. Doon kayo humingi ng pagkain dahil responsibilidad nila kayo at hindi ng restaurant na ito. Matapang na sabi ni Jomar. Umalis ang mga bata at kumakalam na talaga mga sikmura nito. Matigas talaga ang puso ni Jomar pagdating sa mga batang lansangan dahil ang tingin niya dito ay masasamang tao at mga magnanakaw. Huy, Jomar, ang tapang mo naman. Pinaalis mo yung mga batang nanghihingi ng pagkain. Sabi ni Philip. Kasi naman Philip, hindi na babalik ang mga customer kung may mga batang nakatingin sa kanila habang kumakain. Hindi ko talaga sila bibigyan at dapat huwag silang bigyan ng pagkain para hindi sila mawili na manghingi dito. Sagot ni Jomar. Hayaan mo na pre, sa susunod meron naman ditong mga tirang pagkain. Tinatapon lang natin yun. Baka pwedeng ibigay na lamang natin yun sa kanila. Tanong ni Philip. Mali ka doon Philip. Kung bibigyan mo yun sila, ay babalik-balikan tayo nun. Mabuti pa yung pinapaalam na agad natin na hindi natin sila bibigyan para hindi na sila bumalik pa. Naiinis na sagot ni Jomar. Napansin ni Philip na talagang mainit ang dugo ni Jomar sa mga batang lansangan. Hindi na lamang siya umimik pa dahil baka lalong mainis itong si Jomar. Pagkatapos ng pag-uusap nila ay balik na ulit sila sa trabaho. Maya-maya lamang ay may dumating na special guest na mag-asawa at talagang mayaman ito. Ayan na yung special guest, Philip. Ilabas mo na yung pinareserve nila. Yung pinakamahal na pagkain natin dito. Excited na sabi ni Jomar. O sige pare, eto na oh, makikidala na. Sagot ni Philip. Dinala ni Jomar ang pagkain sa mayamang guest at sa hindi inaasahan ay dumulas ang kamay nito at natapunan sa palda ang babaeng mayaman. Ay, sorry po, hindi ko po talaga sinasadya. Kabang-kaba na sabi ni Jomar. Ano ba yan? Mag-ingat ka kasi! Galit na sabi ng babae. Pinagtinginan sila ng mga tao at nakita ito ng manager ng restaurant. Tumayo ang babae at hinila palabas ng restaurant ang kanyang asawa. Hindi alam ni Jomar kung paano siya magpapaliwanag sa manager dahil hindi niya naman talaga sinasadya. Ang special guest pa man din ay matalik na kaibigan ng may-ari ng restaurant. Maya-maya pa lamang ay may tumawag sa manager at yun ay ang may-ari ng restaurant na pinagtatrabahuan ni Jomar. Tumawag pala dito ang babaeng natapunan ng pagkain ni Jomar at ibinalita ang lahat ng nangyari. Pahiyang-pahiya ito, kaya naman agad tumawag sa manager. Oh, bakit naman ganun ang nangyari? Sa dami ng pwede niyong gawa ng kapalpakan, yung kaibigan ko pa? Hindi niyo alam kung gaano niyo ako pinahiya. Galit na sabi ng may-ari ng restaurant. Pasensya na po sir, dumulas daw po kasi ang kamay niya at hindi daw po sinasadya. Paumanhin ng manager. Anong pasensya? Nangyari na ang lahat at tapos na. Tanggalin mo nga yan sa trabaho at maghanap ka ng mas maayos-ayos. Utos ng may-ari ng restaurant. Agad ay tinanggal si Jomar ng manager at nagmakaawa naman ito, ngunit hindi man gusto ng manager na tanggalin si Jomar ay ito naman ang utos ng may-ari ng restaurant.
Walang nagawa si Jomar at binuhat na ang kanyang mga gamit palabas ng restaurant. Nanlalambot ito dahil wala na siyang trabaho at wala siyang pagkukunan ng pagkain. Dumaan ang ilang araw ay hindi nakahanap si Jomar ng bagong trabaho at unti-unting naubos ang kanyang pera. Walang nagawa si Jomar kundi lumayas sa kanyang inuupahang bahay dahil wala na siyang pambayad dito. Nagpagala-gala na lamang si Jomar sa daan at bigla siyang nakaramdam ng gutom. Walang makain ang binata kaya naman nakaisip siya ng masamang bagay para lamang makakain. Nakakita siya ng nagtitinda ng mga prutas at balak niya magnakaw ng mga ito. Wow! Tamang-tama to! Hindi nakatingin na nagtitinda at nakikipag-usap sa iba, sabi ni Jomar sa kanyang sarili. Dahan-dahang lumapit si Jomar sa mga panindang prutas at kumuha siya ng mansanas, ponkan at iba pa. Matagumpay niya itong nagawa at wala man lang ni isang tao ang nakakita sa kanya. Sa wakas ay malalamnan na ang kumakalam na sikmura ni Jomar. Agad kinain ito ni Jomar at kanya itong naubos. Sa labas na lamang siya natutulog at naglalatag na lamang siya ng karton upang doon mahiga. Ang problema niya na naman, bukas ay kung saan siya kukuha ng kanyang makakain. Pagkagising ni Jomar ay tiniis niya ang kanyang gutom. Hindi niya na talaga alam kung saan pa siya kukuha ng makakain kaya naisipan niya ulit magnakaw ng pagkain. Nakakita siya ng isang tindahan ng mga tinapay at doon ay walang nakatingin ng mga tao. Lumapit si Jomar dito at kinuha ang isang balot ng tinapay ngunit naisip niya naman na kulang ito kaya agad siyang bumalik para kumuha pa ng dalawang balot nang biglang may sumigaw na tao. Uy! Magnanakaw! Magnanakaw! Sigaw ng isang babae na nakita ang ginagawa ni Jomar. Agad lumabas ang tendero at agad din namang tumakbo si Jomar. Hinabol ito ng lalaki at napunta sila sa maraming tao. Sumisigaw ang tendero na magnanakaw ang kanyang hinahabol kaya naman hinarang ito ng mga tao at pinagtulungan na kuhanin ang kanyang mga ninakaw na tinapay. Kala mo, hindi kita maabutan ha? Balak mo pang nakawin ang aking mga paninda? Galit na sabi ng tendero. Pasensya na po, gutom na po kasi ako at wala na po ako maisip na paraan para makakain, pagmamakaawa ni Jomar. Pagtutulungan na sanang bugbugin si Jomar ng mga tao nang biglang may umawat sa kanila na isang may edad na babae. Tama na yan, itigil nyo na ang ginagawa nyo. Ito, babayaran ko ang tinapay at ibigay nyo na sa kanya para malamnan ang kanyang kumakalam na sikmura, sabi ng babae. Hindi mayaman ang babae pero nagawa niyang bilhin ang tinapay at awatin ng mga tao na bumubugbog kay Jomar. Naawat naman ito ng babae at sinabihan niya si Jomar na sumama sa kanya. Toy, tumayo ka dyan at sumama ka sa aking bahay. Doon ka na lamang muna tumuloy, paanyaya ng babae. Maraming salamat po, Nay. Kung wala po kayo, baka kung ano na pong nangyari sa akin. Pasalamat ni Jomar. Pumunta sila sa bahay ng babae at nakita niya na sobrang liit lang nito at pinagtagpi-tagping kahoy lamang. Pumasok si Jomar sa loob at kumain ng tinapay na binili sa kanya ng babae. Oh, Totoy, uminom ka muna ng mainit na kape. Pasensya ka na ha, dahil matamang ang timpla. Pinaglilima kasi namin ng isang kape para matipid, sabi ng babae habang inaabot ang mga kape. Agad hinigop ni Jomar ang kape kahit na matabang ito para mainitan ang kanyang sikmura nang biglang pumasok sa isip ni Jomar ang sinabi ng babae. Namin? Namin po? May kasama po pala kayo dito sa bahay? Tanong ni Jomar. Oo, Totoy, ang mga anak ko. Mamaya lamang ay uuwi na din sila at ipapakilala kita sa kanila, sabi ng babae. Maya-maya lamang ay umuwi na ang mga anak ng babae at nagulat si Jomar sa kanyang nakita. Ito ang mga batang nanghihingi sa kanya ng pagkain na kanyang itinaboy. Hindi naman nakilala ng mga bata si Jomar dahil madumi na din ito at ibang-iba na ang itsura niya dati. Nanay, madami po kaming nahingi pagkain doon sa restaurant. Binigyan po kami noong isang lalaki doon. At wala na pong nagpapalis sa amin dahil wala na po doon yung masungit na lalaki, sabi ng anak na babae.
binigyan pa ng pagkain ng mga bata si Jomar at agad namang napaluha si Jomar habang tinatanggap ang mga ito. Ang babaeng tumulong sa kanya ay nanay pala ng mga batang pinagtatabuyan niya at ito namang mga batang hindi niya binibigyan ng pagkain ay sila pang magbibigay ng pagkain ngayong walang-wala siya. Iyak nang iyak si Jomar at agad niyang niyakap ang mga batang lansangan. Shoutout po kay Miss Almali and family from Davao. Maraming salamat po. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya. At sana ay nabigyan kayo nito ng magandang aral. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.